So anyway, ang tawag dito, actually, itong live na to, I really wanted to talk about this. Kasi I felt that this is the, ano no, parang culmination of everything that is wrong with the current administration. I-play ko lang ha, para makita niyong lahat. Ano to? Ito yung briefing sa Davao almost a week after they were struck by flash floods and incessant rains and flooding, ganyan, dun sa region. Ayan. So, nagpunta dun si PBBM with the entire team. Nandun yung DSWD, DILG, kasama si Anton Lagdameo, and they listen to the presentation of different LGUs, ganyan-ganyan. Then, itong part na to is the part when the governor of Davao del Norte asked question tungkol dun sa ayuda, na parang paano daw ba yung ayuda na yan? Paano daw ba yung ayuda na yan? Paano raw ba magre-request? Pagka yung nag-request daw ba at naibigay? Sino daw ba ang authorized na mag-distribute? Things like that. So, basically, ang sagot is that LGU, LGU, LGU ang lahat-lahat ng magtitimon ng mga Kemerut bago umaksyon ang national government. So, pakinggan natin. Look, the national government is only here to support you with all of this. But you have to make the request to us para naman mabigyan natin ng tulong. Mr. President? Yes, please go ahead. Mr. President, ang immediate po na kailangan ng Davao del Norte is yung pagkain, tubig at food packs po at yung mga gamit po sa mga bata para sa pagbalik nila sa eskwela. And tanong ko po, Mr. President, ito lang po gusto ko lang i-clear. Kung during the distribution of the food packs or any support coming from the national government or the coming from the Department of Social Welfare and Development or the DOLE, sino po ba ang authorized to distribute? Is the local government ba, like municipio, the city, the province, or the any elected official po? Yes, go ahead. Like in the food packs kasi, iba-iba yung request na natatanggap namin. And we try to fulfill ng sabay-sabay. There will be requests from the provincial level, we'll give it to the province. There will be requests direct from the mayors, we give it to the mayors. Yes. There will be requests from the Congress people, we'll give it to the Congress people. So at this point in time, I would assume dahil lahat tayo busy, the different elected officials are all tasked to move all at the same time. So yun. Usually, ganun ang sistema. Yes po. Sa local government talaga binababa. Meron like yung sa DOLE, sa bawat isa, silang nag-a-assess it. Silang gumagawa ng assessment. But for the most part, it's really local government. Kasi sinasagot lang namin yung request ninyo. Yes po, Mr. President. Kasi during calamity, ang kumukuha ng data at ang gumagawa ng quick response is the municipio, the city, and the province. And also collecting data, kami ang lahat ng in-charge, yung LGU at PLGU. But like what happened in Davao del Norte, minsan kasi may hindi po nakarating sa province. Pero na-distribute, iba naman ang nag-distribute. And gusto po ako mag-thank you po kay Ma'am Inday Sara na quick response po, nagbigay kaagad siya ng support doon sa Davao del Norte po. Thank you so much po, Ma'am. Lahat naman na nag-request, doon naman ibibigay. Pag hindi mag-request, hindi nabibigay. Tapos, pag nawawala dito, hindi rin nabibigay sa inyo. Kung wala kayo, we have to go to the next who's there, di ba? So, yun yung mga nangyayari. Pero mostly, LGU talaga. Yeah. LGU. LGU talaga ang inaasahan namin. Oh. We depend on the... We cannot... The national government cannot do this by itself. As I said, we are support you with cash transfer, with relief goods.
ba't kayo ang magsasabi sa amin kung saan dadalhin, kung saan ang uunahin sa inyo, hindi na nga pwedeng pumasok, etc., etc. That's why the makita naman ninyo, pagka maganda yung quick response ng ginawa ng LG. Ano si Nagdameyo? Anong papel niya sa buhay? Sap. Ay, sorry na natanggal ko. Wait lang ha. Special Assistant to the President yan na. SAP. Special yeah. Assistant to the President. Huwag niyo na kapagsalita eh, nakakaloka. Sorry. Ito lang. Tapusin lang natin, Mami Laika. So, that's why we are trying to improve our forecasting para makapag-warning kami na ng maaga sa inyo na may makapaghanda kayo for whatever it is that is coming your way. So, except ng lindol, syempre hindi pa natin ma-forecast yan. So, that's the general situation pag-release ng mga resources, mga tulong. So, yes, LGU pa rin, LGU. LGU-centric ang national government. Alright, is there anything else that anybody would like to add? Alright, thank you very much. Ayan. Teka, bago natin pag-usapan, wiwiwi lang ako ah. Ayan. Oh my God. Isas, take over. Sas, ilang weeks na ba yan? Kala ko ba na address na yan? Take note, since nung may share line kami dito, tapos nagka-trust ng LPA, ilang weeks lang pagitan nun. Less than a month. Tapos ngayon lang sila... Oh my God. Last week lang sila nag-isip ng pumunta dito. What the hell? Tapos ganyan pa maririnig namin. And eto, kudos to Governor Fubahib. Kahit na si Lenny sinuportahan mo noong 2022, I'll have to give the credit to you because it is due na pinahiya mo dun si BBM harap-harapan. Thank you, Gov. Salamat, Gov Fubahib. Alam mo, grabe talaga when you talk about disaster response dito sa bansa natin. I thought na people learned a lot from Yolanda, tapos ganito pa pala. Kaya mo rin masisigsi na yung mga taga Mindanao merong nabubuhay yung mga ganyang sentiments. I thought that those sentiments died during the 70s and 80s. Mm-hmm. Meron pa rin dahil sa mga ganyan. My God. Pero ako, agree naman ako kay BBM dito. Sinabi niya na LGU pa rin talaga. Sa LGU pero... kasi para i-target mo yung tulong sa tamang tutulungan, kung ano yung dapat gawin, dapat may information na manggagaling kay LGU. Pero ano silbi ng NDRRMC? What's the use of NDRRMC? Pwede siya mag-override. Pwede siya mag-override dyan. I'm so sorry, Ms. Laika and White Ahas, pero I feel like ang daming pwedeng gawin talaga. Oh, just like PRR this time, na proactive yung disaster response. Ngayon, reactive kasi eh. Inihintay muna yung request bago tulungan. Oh my God. Sinasalanta na nga yung lugar tapos hihintay niyo pa mag-request ng tulong. What the fuck is that? Kumbaga pwede siyang mag-reach out kung ikaw yung halimbawa yung president o yung government, pwedeng mag-reach out kasi parang kagaya nga nung title na Yolanda Vibes. Yung napanood ko to parang yun talaga, yun at yun talaga lalo na yung... Pero malaking hindi naman tulong, siguro mali lang si BBM ng tulong, pero kumbaga yung information or kung ano yung kailangan manggagaling talaga sa LGU. For me malaking tulong yung, although dapat magkusa rin yung national, mag-proactive, yes. Pero kung gusto mo talaga ng direct at talagang targeted na tulong, dapat si LGU mas masigasig dapat si LGU magsabi kung ano yung kailangan. That's why we have the NDRRMC. Kaya katulad ni Yolanda, alam nila yung nangyari noon. May mga information na from foreign news agencies, info from PAGASA. It can be limited yung mga casualties noon. Dapat meron na ring foresight sa mga gantong mga events. Pero wala pa rin. Parang di talaga tayo natututo. Baka bata pa rin ng Pilipinas. Di pa rin tayo ready mamuno. Pagayon sa amin, Rizal. Oo.
ano lang ha, question lang sa mga nandito. Ano yung mga nakikita ninyo na ano yung mga nakikita doon sa conversation, doon sa briefing? What are the things that made you ano no, parang ano ba naman yan? Yung part na nag-cringe kayo or parang this is giving me Yolanda vibes ha? Ayun. Ako na mauna isa-isa ate. Oo. Sige start tayo sa Yosef. Yung talagang lagdameyo speech na kailangan mag-request. Yes, Ate Laika, I respect your opinion, pero for this time, yes, tama yun, request for targeted response, but in terms of emergencies or in terms of catastrophes, may mga bagay kasi tayong tinatawag na yung mga basic commodities na dapat nairating na sa mga or nailatag na sa mga LGU prior or after or during the calamities. Kasi like for example, hindi ka naman dapat mag-request ng pagkain or tubig because that's already like a given na since may mga baha, since ganito ang nangyari, pagkain at tubig talaga yung pinakaunang kailangan ng tao. And after that, medicines na yung parang basic medicines, dun mo na siguro yung targeted approach after the assessment ng MDRMC, after ng assessment ng city or municipality. I think that's where the targeted goods that you would allocate to these people. Pero for basic commodity siguro dapat andyan na yan siya right there and then, no need for you to request. Actually ang nagbago dito nung start nung PBBM administration, nung first year, 'di ba nilindol yung Ilocos, pagkatapos may mga bagyo-bagyo na dumaan. Remember, the PBBM administration would post like, oh, eto na yung number ng preposition na food packs, eto na yung may ganun, 'di ba? Yeah, during the may naibaba na. May naibaba na. Oo, before meron na. Di ba nung time ni DSWD ni Tulpo? Oo, meron ganun eh. May post pa sila na, eto yung mga tugboats na ready, eto yung number of food packs na available sa ganitong pinakamalapit na region, yung mga ganun. Ba't na wala? Oo, kasi di ba nung, alam mo, siguro malilimutin na ako, no? Meron ba kayong naalala na nagganyan si Pierre Ardi na pumunta pa siya sa LGU at nakipag-meeting para lang sabihin na yung ganyan, wala. Ganyan kayo meeting. Mag-request kayo. Mag-request kayo. Wala. Kaya nga diba hinahanap siya lagi nasa ng Pangulo kasi si Pierre Ardi hindi naman pumupunta kasi naka-ready na. Tapos na, nagawa na lahat. Diba yung sabi niya, bakit ako mag-aano? Diba sabi niya? Eh yung bagyo, Sabado, bakit ako magpe-prepare ng Sabado? Naibaba na lahat yan noon pa. Di ba pinagalitan si Mary? Yung bagyo. Wala lang ang hashtag nung nasa ng Pangulo. So, ibig sabihin, ang nangyari sa Davao, walang ganon? Kahit yung ano, yung evacuation center, binaha din yung evacuation ni like, yun yung isang parang immediate relief na hinihingi ng isang local executive doon eh. Sabi niya, yung evacuation center nila mababa. So yung evacuation center nila, hindi rin magamit. True. Walang paglalagyan, mababa, baha din yung evacuation center. So saan niya isisiksik? So ang hinihingi niya immediate relief, ma-repair yung evacuation center, maitaas, so that in situations like this, may paglalagyan siya ng mga evacuees. Fun fact, Ate Joey, yung evacuation na yan is malapit lang yan sa sagingan ni Lagdameyo. Sandali. Yes. So ngayon, nakita nyo na yung wisdom ng sinabi ko na dapat ang construction, civil engineering, and etc. is state-owned. So pag may ganitong kailangan ng repair kagad, lusog, nandiyan yung mga tao nagre-repair na, anong gagawin yan? Ipapabid pa yan. Wala kayo. That's lowest bidder culture for you. Diba, ibibid pa yan.
yung six lanes ng Maco Davao de Oro na hindi sila mapasukan kasi ni Lindol, 'di ba? Galing Lindol, so may mga biyak-biyak na yon, yung parang yung, alam mo yung bibingka na niluto na biyak-biyak sa gitna. Nilagyan niyo siya ng water na nagano talaga sila nag separate with each other. Nakakaloka ka mga ma'am, masyadong kusit. Grabe yung ano, 'di ba, in alliance naman sila with Congress. Pinsang buo na nga niya si ano, si Romuald. It's very easy to ask for emergency powers kung gusto talaga, kaso lang talaga ang bagal. Ang bagal. Ano actually, ba? Oo. Alam mo, MX Angel, ito yung ano, no? Ito yung sobrang layer-layer ng kabullshitan tong nangyari. Ang tanong nung governor ng Davao del Norte, nalilito siya sa proseso, sa pag-request. Kasi may mga nagre-request daw at may mga dumadating. Pero sino ba yung authorized mag-distribute nito? Ganun. So ibig sabihin, may dumadating na tulong pero parang hindi sila aware kung kanino man gagaling or kung sino yung mag-distribute or whatnot. Okay? Now, I think the governor of Davao del Norte is referring to, remember, Martin Romualdez was given 150 million pesos na immediate na relief assistance sa Davao region. Okay? Sinong nagpamigay nito? Siya. What is the congressman doing there giving aid to executive branches of government? What is the congressman doing distributing... That is not your function. Give it to the LGU. Sila yung nakakaalam kung sino yung may needs dyan eh. Dahil sila yung nakakasakop ng mga lugar nila eh. Diba? I think the question of Davao del Norte here is that may mga dumarating na tulong, pero ba't yan ang nagbibigay? Eh kami yung nakakaalam dito kung sino yung nangangailangan ng tulong eh. Sino-sino yan? So, me, yan yung sabi ko na tama. Dapat talaga si LGU kasi talagang pinpointed saka focus targeted yung tulong. Kaya lang alam nila eh. Alam nila sila rin yung nagpe-prepare ng pwede sabihin, may nagbigay pero hindi nila disaster eh. May nabigay na tulong pero hindi dumaan sa kanila kaya nagtataka sila. Mm-hmm. And then nasaan second. Yeah. Oo. And then second, yung sa DSWD na sinabi na, ay depende po kasi yung pagbibigay namin ng request. Kung sino yung, depende sa type ng request mo at kung sino yung nag-request. Kasi minsan may governor na nagre-request, merong ano, ganyan-ganyan, ineme-ineme, may ang congressman. Ulo. And doon ako na-shock, yung merong congressman. Hindi ba dapat, pag congressman yung nagre-request, oh, you should coordinate with your local executive. So that, yung inyong request at yung immediate relief is going to be more efficient kasi ano bang alam ni congressman doon sa ano doon sa mga yung sa situation doon ng bonggam-bongga, hindi ba dapat mag-yield siya doon sa executive official na nandoon? I mean, why is it becoming so normal that this government is giving money to this congressman who has no business in doing this kind of things? 'Di ba? Bakit sila yung merong immediate relief? Hindi ba dapat pag immediate relief, ibigay mo yan sa ano? LGU. Ibigay mo yan sa executive? Pampaprint daw ng tarpaulin at stickers, madam. Diba? E pagkatapos, ngayon, si Anton Lagdameo, another, ano naman, itong ano naman ni Anton Lagdameo, e pag hindi ka kasi kayo nakakakuha, kasi hindi kayo nagre-request, dapat mag-request kayo, ganyan-ganyan. Kasi pag hindi kayo nagre-request, kasi mag-ama. Now, that is a reiteration of how distant this government is doon sa grassroots, doon sa nangyayari sa baba. Na parang, okay, I understand that you need report. I understand that LGU should request and when they request, it should be justified. Diba? Wala namang problema. Doon eh, okay naman yun. Okay. Kung fair kayo sa distribution. Eh putang ina, hindi nga kayo fair sa distribution ni 150 kay tamba nyo i-course. Bakit? Bakit kay tamba nyo i-course yung 150 million? Gagawa ba siya ng batas para sa pinang-imprinta ng ano, pinang-imprinta ng tarpaulin at stickers. 'Di ba? Patay ng sako. Mm. Pagkatapos pa, sa Kadiri, mi, alam mo, sorry ha, pero sa akin yung, kasi yung mga nakaraang sako na naka-prepared si BBM, bakit ngayon sa Davao hindi?
masyadong exactly. ano, masyadong saka obvious yung preposition ng mga goods and ano, diba? Masyadong obvious yung pagbabaliwala niya sa Mindanao because or sa Davao because of Sara. Dahil obvious naman talagang tinitira nila or walang pabor yung walang pabor na makukuha sa kanila si Sara at mga taga Davao. Pangalawa, di na nga nila pinagandaan, ginawa pa nilang politika. Ginawa pang pampapogi ni ano ni Tambalos. Very true me. Nakakaloka yung pamineral ni ano, may ano, may label na, 'di ba? Look at the cash assistance here. Look at the cash assistance and how it is distributed. Province of Davao del Norte, ang affected na household 117,000. The amount of assistance is 30 million. Davao Oriental 68,000, but same amount. Province of Agusan del Sur 59,000, same amount. Province of Davao de Oro 30 million, 'di ba? Ayun 13 million. And then, look at this province of Bukidnon, 325 and they have 10 million. To be fair naman, no, feeling ko baka meron silang inassess na mga damages diyan at yung amount ng ano, at yung amount ng mga kailangang i-repair or whatsoever, ganyan ganyan. Maybe they have ano no, mga ganong justification. Pero Joey, yung 10 million sa Bukidnon, ang dami makakapagpatayo ka na yata ng mga bahay sa 325 na ano, households. Ano ba? Yeah. Diba oo, pandemic na lalo mo? Diba? 325? Tapos 10 million? Sige nga, i-divide nga natin yan kung ano yung approximate benefit per family. Disproportionate. Diba? Kasi kung ito, 117,000 yung affected na household, ibig sabihin, grabe yung damage dito. Grabe yung damage dito, di ba? I'm pretty sure grabe yung mga ano dito, grabe yung sitwasyon dito. But I think the way they extend this, ano, the way they extended this financial assistance to the LGUs here is a reflection of the patronage politics that is existing na umiiral dito sa Marcos administration na to. Remember, Davao del Norte provincial governor, siya yung nagsasalita kanina at yung nagpasalamat kay Inday. Ayun. Yun nga yung sa point na yun, ilang beses ko siyang pinanood. Parang yung after magpasalamat nung governor na yun, biglang sumigunda si ano si Sap. Das doon sa part na yon, doon niya na pinagsasabi na kailangan mag-request. Parang gusto niyang iibahin tas din natapos na yung parang ano nila doon. Yung meeting nila doon about ayuda. Kalaban kasi sa politika ni ano ni Lagdameyo yung si Hubahid. Hindi sila magkaliado. Yep. Grabe talaga, no? Yung pinag-uusapan natin kanina, makikita mo dito sa relief, makikita mo na napaka-parokyal pa rin natin mag-isip as a nation. Yung mga territory natin, areas na natin iisip natin. Yun lang, pero tingnan mo sa Mindanao, sobrang tagal nung, ano, nung mga relief. Diyos ko, akala ko it was resolved a week ago. Yung pala, may umabot pa siya hanggang dito. Which is ang lungkot. Diba? Pero kung mga territories na yung affected, Ilocos, Manila, yung Samar-related region, diba? And siguro ang bilis-bilis niyan, pero grabe naman sa Mindanao. Kaya may mga sentiments talaga na ano eh, di nila maramdaman yung government, nakakaawa. Kahit ayaw mo sa idea ng secession, pero makikita mo kasi yung fact na nangyayari talaga kasi na parang pinapabayaan sila. Diba? Ako, hindi naman pinapabayaan yung Mindanao. Nagkataon lang na yung pinapabaya at nilalaglag nilang tao ay taga Mindanao, taga Davao. Ang masakit lang nito kasi parang Yula, mami tama ka, Yolanda to. Kasi sakuna na pero inuuna pa yung politika. Mm-hmm. Politika pa yung inuuna. Kung paano ipopolitika yung sakuna. Imbis na tumulong. Nagkataon lang na ano naman. Nagkataon lang na Mindanao. Yung kalaban nila taga Mindanao. Taga Mindanao. Mm-hmm. Kaya nakakapikol. Saka nakakadiri kasi parang kaya niyong gawin yan. Unahin niyo pa yung panggigipit niyo kay Sara.
kahit maapektuhan yung mga tao sa Mindanao, sa Davao. Naku, Mami Narika, feeling ko, kailangan pa pumunta dito ni ano ni Anderson Cooper ulit para mag-give light to the situation. Diba? Para gumalaw sila ng matindihan. Yung Yolanda kasi, ano naman yun eh, talagang kainutila ng gobyerno yung nangyari sa Yolanda. Nagkataon lang yung kay Marosa ka kay Romualdez na isa na remember the president. Pero ang talagang bottom line ng Yolanda is pagiging inutil ng gobyerno ni Pinoy. This one, politika to eh. Promise, sa totoo lang, politika to. At saka dalawa lang yung doon sa Yolanda. Dalawang tao yung nandun lang na nakikita eh. One is yung si isang Romualdez, ha, hindi yung itong Romualdez ito. Yung kapatid niya na mayor. Si Alfred. Then, si PRRD. Yun ang talagang tumatak doon sa panahon na yun. Mm-hmm. So, yun nga, yung nangyari ngayon about the sa Mindanao. Kasi nag-comment ako dati kay Erwin Tulpo. Alam nyo nung nakita nyo ba yung dati na merong mga sakon na din na nangyari part ng Norte? Pinapakita pa yun ni Erwin Tulpo. Yung siya pa yung DSWD. Pinapakita niya na handa yung ano nila, yung department. Then meron din dito kay yung naging si ano na si itong new secretary. Si Gatchalian. Nung unang pumasok din siya, parang active din siya sa part na pagbibigay ng mga relief goods sa mga then etong point na to na nagkaroon ng alam niyo na yung regards to Davao and Mindanao, parang naging ano na sila, hindi active sa sitwasyon. Yun lang. Mm-hmm. Ako may malalang yung nangyari sa Yolanda, yung magnitude ng sakuna na yun. Pero, at least doon, inutil yung gobyerno. Dito, parang, alam mo, inutil hindi sinasadya. Eto, politika, sinasadya. Kaya nasa posisyon yung gobyerno ngayon to do something eh. Kasi yung Yolanda, nung dumating yun, it was really a disaster that nobody expected to be that huge. Diba? Kasi yun yung strongest typhoon, diba, to hit the Philippines. Tapos hindi tayo sanay masyado sa storm surge eh, diba? Oo, dun palang sumikat yung storm surge. Kasi parang hindi namin akalain na ganun pala kalakas yung storm surge. Supposed to be, hindi naman malakas eh. Joey, ng Yolanda, may mga data na, di ba prior nung landing ng bagyo? Yes, meron na. Nagsisilabasan. Grabe. Pero, alam mo yun, nakaka-frustrate. Ito yung mga times na dapat walang politika kasi may mga taong namamatay because of natural disasters. Tapos, even up until now, parang di pa rin tayo natututo, which is so frustrating. If I know, may mga data yan, yung pag-asa, magaling yung mga yan. Ano ba? Ang excuse nila noon, may mga storm surge daw, pero yung storm surge daw, hindi kasing lakas ng storm surge. In fairness to, tama naman talaga, ano yun, na hindi na-anticipate yung storm surge during Yolanda na ganun pala kalakas. And yes, may mga data na tayo ngayon. Hindi naman, ang masakit lang, hindi to katangahan ng gobyerno ngayon na pagiging inutil. Mas meron silang motibo kasi o mas may iba silang tinitignan. Politika. Nung time ng Yolanda, yung pag-asa, head, sinibak, dahil siya din yung sinisisi ng Pinoy admin. Siya daw yung may kasalanan kasi, pero nung time na yung, kasi alam ko, na-inform na yung yung sa Leyte and Samar. Pero nga, hindi kasi natin alam na ganun kalakas yung magiging epekto nung bagyo. Pero alam ko na-inform na kasi may mga kamag-anak ako doon na nakasurvive naman sa part na yun. Yun nga lang, ang sinisi kasi ng Pinoy admin noon is yung pag-asa head. Then sinibak na siya and I don't know kung saan siya napunta. Actually, yun kaya nga maraming nagalit noon kasi parang, putya, hindi mo in-equip ng bonggang-bongga yung pag-asa pagkatapos, diba? Tapos nung hindi nila na-forecast ng maayos, galit ka. Diba? Kasi
tinapyasan ni Pinoy noon yung budget ng pag-asa eh. Diba, nung mga time na yun. Kaya ang daming exodus na ng mga scientists natin from pag-asa eh. Nagkaroon ng exodus. Ang daming nag-resign noon. Tapos yung iba nagpunta na ng Australia, nag-ano na, ganyan-ganyan. New Zealand, mga ganyan. Oo, ganyan. And to say the least, ate, yung narinig ko after ng pag-helicopter ni BBM, nagparty-party pa sila dun sa resort ni ano, Lagdameo. Pearl Farm. Sa summer. Sa Pearl Farm. Na 50,000 a night. Yun yung usapan dito 3 weeks ago, which is very frustrating. Alam mo yun, sabi nga ng mga students ko, di ba sabi mo, sir, man is a political animal. Bakit parang si BBM party animal? Di ba? Frustrating. Nagtuturo ka ng maayos, tapos ganyan. Mga ideals na tinuturo ko, tapos ganyan yung nangyayari. My God! Di ko alam kung paano ko i-defend yung sarili ko. Alam mo yung ganun? Wala lang. Frustrating. Sabihin mo na lang na budol ka. Just like everyone else. yung hashtag nga na nasa ng Pangulo, hindi na siya talaga nakikita sa Twitter. Ngayon, may na ano ako na napanood ako na ano kay Attorney Trixie, may mga nagpapa-hashtag doon. Hindi na nasa ng Pangulo. Sino ba talaga ang Pangulo or ilan ba ang Pangulo? Nasa party ang Pangulo. Sino ba ang Pangulo? Hashtag sino ba ang Pangulo? Then yung ibang hashtag, ilan ba ang Pangulo? Sabi ni Arthur Longan, forecasted well naman, pero di lang pinakinggan talaga. Kala normal na bagyo lang. Yeah, oo. Naalala ko parang nagkaroon pa nga ng debate yan yung ano. Parang na-mention. Kasi ang feeling nun ni nila Pinoy, nag-preposition na sila ng barko nun eh. Sabi nila, hindi, nag-preposition na kami ng barko. Kinem. So akala nila the preparation is already enough. Ganon. Hindi nila akalain talaga na ganon siya kalakas. Di pa rin tayo nakikinig sa ano mga source na very critical scientists. Diba? Academicians. Wala pa rin. Ilan mga yung mga sinasabi ni Sas, wala namang sumusunod. Diba? Ano lang. Very true. Parang nangyayari, more on tahol-tahol tayo, tapos walang nangyayari talaga. Frustrating. Yun lang masasabi ko. Very frustrating. Ilan na ba casualties? Sobrang dami na ba? 100 plus na eh. Madami I think for quite some time, ito yata yung pinakamarami. Dami kasi na-reduce na ng bonggang-bongga yung mga casualties sa mga ganitong klaseng situation. Ayun. So parang hindi pa yan bagyo, ha? Sasabihin ng ano na naman, lusot ni naman nila. Bakit? Eh, representative pa rin naman ng mga Pilipino at ng mga yung Congress, ha? Parang, huy, representative kayo para gumawa ng batas, hindi para mamigay ng ayuda. Nakakaloka kayo. Oo. Trabaho yung mga ganyang desisyon. Oo, tama, mamilay ka. Yung mga ganyang desisyon, it should come from BBM eh. Na parang, uy, ano, tawag dito yung mga ayuda, let's direct it to the, ano, no? Let's direct it to the concerned LGUs, ganyan-ganyan. Pagkatapos, yung mga congressman, hindi ko naman sinasabi na bawal kayong manghingi or bawal kayong mag-initiate ng kung ano mang ano ninyo. Pero dapat kayo, ano lang, complementary, kung ano yung action ninyo, complementary lang yun. Hindi kayo dapat yung main event. Eh, putang ina, unang-unang umi-apple si Martin Romualdez eh. May patarpulin sa nila, may paraan. Emergency powers. Diba? Oo, alyansa yung emergency, mga yan. Emergency, pagkatapos ibibigay. Unang-unang dumating si Martin Romualdez. BBM, di ka ba nag-iisip? Hindi ba pinagmumukhang tanga ng pinsan mo yung government mo? Unang-unang makakarating si Martin? Bakit trabaho niya yan? Pero block siya here sa Davao City. O diba? Tama naman si BBM. Trabaho ng LGU yan. Dapat mag-request ang LGU. Parang, uy, hindi mo alam yung pinsan mo. Nagpatiuna na sa'yo. Sabi mo yung pinsan mo. Kaloka ka, BBM. Totoo. Pero yung situational briefing na yan, it's most probably an afterthought kasi hindi talaga yan ang sadya ni BBM dito sa Davao City or sa Davao region as a whole. Nandito siya para umaura sa mga project na hindi kanya. Tangina siya. Matagal talaga sila kapag Mindanao yung pinag-uusapan. Hindi lang to yung evidence ng history kahit sino sa PPRD. Yeah, I remember yung talaga sila. Grabe. I remember yung water project.
'di ba, White Ahas, yung DC, Davao Water District. The bulk water supply project. Yes, hindi 'yun yeah. kanya. Yeah, it was ano, it was PRRD who started it. Nag-inaugurate lang siya. Mm. And may kwento dyan sa inauguration, actually, spill ko na to ha. Actually, naging parang unwritten policy yung hindi umattend yung mga officials namin dun sa inauguration, sa inauguration sa bulk water, kasi they were allocated seats doon sa ano, sa event. Pero since wala yung mga konsehal pati si mayor, pina-forward na lang yung mga guests, kaya nagmukhang nilangaw yung event. Kaya pero ano eh, yun na nga yung simula ng snubbing. Sinab talaga ni ano, ni Mayor Baste, si Bongbong, dahil sa kaputang inahan niya. Oh, medyo ano yun, ano, yung parang, sige na, iyan na, ikaw na magano. Ikaw na yung star. Ikaw na yung star. Diba? Ikaw na bakla ng taon. Ikaw na alam niyo, ito rin yung kinalulungkot ko dun sa ano, yung, alam niyo yung, this, yung kay Senator Bongo, yung Department of the Disaster. Hindi ko alam kung ano nangyari noon eh. Parang hindi, ewan ko kung sinuportahan ba siya para, kasi ito sana yung magiging ano eh, magiging yung department na mag-handle sa lahat ng sakuna sa ano, sa trahedya sa Pilipinas. Specific so, office. Yun din yung kinalulungkot ko sa ibang mga senador, kasi alam naman natin na numbers game din yan. So, alam naman nila to eh, dapat alam na nila na lagi tayong binabagyo, dinadaanan no? sa isang taon nakakailang bagyo tayo, di ba? Dapat sana na ano na to na priority to, kasi kung umakyat to kay ano, kay malamang kung umakyat to kay PRRD, hindi to ibibito eh, kasi kay Senator Bongo din to, at alam ni PRRD na magagamit to, gaya nung Maharlika may Lasakit Center. Yun lang. Iba talaga. Actually, kapag yung mga leaders mo. Ginagawa ng mga congressmen is to legislate nga na parang on how to ano no. Yan, maybe to charter a specific office that will deal with this, ganyan. Hindi ko alam kung bakit sila nakikipag-unahan sa pagbimigay ng relief goods sa mga mayor at governor diyan sa ano. Election kasi next year, madam. Diba? Halalan next year. So, hindi lang umaura. Mm-hmm. And talagang, talagang gustong umeksena eh. Just, mm-hmm. Itong si Migs Nograles. At saka, Ate Joey, itong nabasa ko na na comment, saan po yung mga EDCA? Diba pang ano yon, disaster camelotic? No, isa pa yan. So, saan sila? Mm-hmm. So, meron sa Zamboanga, 'di ba? Sa Zamboanga. May site. Meron sa ano, Cagayan. So, anong ginawa nila? Kasi 'di ba, ang purpose ng EDCA, quote and quote, is to fight ano, climate change. Saka HA ano, humanitarian effort. Hindi daw kayo human. Hindi daw kayo human. I'm so sorry. may nag-ano sa akin, nag-message sa akin na na-pressure sila nung something dun sa ano ata, yun sa norte, yung merong sakuna sa norte. Kasi mainit yung EDCA noon eh, yung time na yun. Then nagkaroon sakuna. Then marami nag-mention, asan na yung ano, asan yung EDCA, 'di ba? Sabi pang ano to, pang disaster. So hanggang ilang araw, biglang nagkaroon ng picture. Nakita ko yung sa ano eh, sa Facebook at sa Twitter. Tapos meron mga nagsasabi, ito yung hinahanap nyo. Kung parang late na yung reaction para lang matabunan yung issue, na alam naman natin kung anong purpose nung EDCA sa Pinas eh. It was spectacle. Yung yun, di ba yung meron silang naka-jet, tapos ito, ganyan. I-check nyo how much it cost to fly ano bang helicopter nila? C-130? Basta bongga yung helicopter nila, saka yung mga jet, yung ganyan nila, how much it cost. Hindi yun C-130 yung sinakyan ni BBM to do aerial MS. Hindi siya yung ginagamit ng US.
DNC-130, init-init nun. Yung Tarian Keme. US helicopter. Ano bang US helicopter? Tignan mo yung ginamit nila nun sa ano. Cagayan ba yun? Or Ilocos yung bumagyo? Ano bang tawag na? Imagine po, kailangan sana yun yung mga helicopter kasi yung Davao Carmen Road, hindi talaga siya passable. Ano ba yung ano? Ano ba yung helicopter ni BBM? Hindi BBM. Ni BBM. Nang America? Oo. Ang sabi dito, ang Apache helicopter is $5,171 an hour to operate. How much? $5,171 to operate. Per hour. Pagkatapos, so, yung UH Black Hawk naman, $3,116 an hour. Pagkatapos, so, yung Seahawk is $14,555 an hour. Ayan. So, anong ginagamit nila ng US? Seahawk at ano ata, ano lang, Apache lang ata yung ginagamit nila. So, imagine mo, do you really think that the US government will spend for you? Yun nga eh, kasi may foreign policy, ano yun eh, Emirates, so they can charge on it, no, na kailangan natin yun. Pero yung nandyan sila, naka-standby para sa'yo, ay, naku, Lord Almighty, no. MMR lang yun sila. So, ayun na nga ang eksena. So, kaya wala sila dyan dahil nga hindi kayo ano, hindi naman, wala namang EDCA dyan sa Davao eh. Lagyan nyo ng EDCA. Ay, no ma'am, hindi kami papayag dito. No. Tama yan. Ay, hindi po strategic yung EDCA sa Davao. No. Lagyan nyo ng EDCA. Lagyan, actually, lahat na ng lugar. Pero kailangan lang yun. Hindi, pero kailangan may resistance kayo para kailangan nilang parating magpakitang gilas. Kasi kung walang resistance, eh okay na naman sa kanila, nandito tayo eh. Dead man na. Ganun lang yon mga friends. Papakipot ng on. Oh, eh bumuka ka kanya na ipasok ba yung Kemilar. Sa tingin mo, re-regaluhan ka pa ng lalaki kung nakuha niya na ang ano mo. Nakuha niya na ang hiyas ni Inday. Mm-hmm. Iyak-iyak ka ng na lang. Ang hiyas ng dagat? Kuha niya na ang brilyante. Papuha iyak-iyak ka na lang po tapos sabihin mo ng Davao. Iyak-iyak ka na lang po tapos sabihin mo ang dumi-dumi ko. Ayun. Ayun. So anyway, ayun. Tingin ko ayaw din nila maglagay dun sa Davao kasi nga sa alam nila Duterte area. Ay, hindi po. For me ha, sorry Juan, hindi kasi talaga strategic yung location ng Davao for EDCA kasi para kasi kaming cove. May Samal pa. So kung for refill stations 'yon, hindi siya strategic kasi madami kang daanan. Unlike po sa Cagayan na open sea sila. Mas malapit sila doon sa ano, mas malapit sila sa Visayas, sa Leyte, ganyan na area. Sabi Black Hawk daw ng Pinas pa ang ginamit. Yung sa tatlong minention ko kanina, yun yung pinaka-cheapest. $3,116 an hour. An hour. Magkano yan? Actually, sinabi na to ni Adrian before, na parang 100,000 talaga yan pagka ano. Kasi kung 316... Oh, parang mga nasa 170,000 pesos per hour. Ganon. Yeah. Mura yun, Joe. Wages po. Over human life. Sobrang mura nun. Oo. My God. Hindi. Kung, mga Americans ang gagastos. Hindi tayo pagkakagastos ng mga Amerikano. Correct. Diba? Unless kung nag-inaugurate na yung ano, embassy ng China dito. 171,380 per hour pagka yung ano. Ayun. Wait, ahas na ano ba? Na tuloy ba yung embassy ng China dito? That I don't know. Pero meron tayong consulate general here sa Davao City. Mm-hmm.
And they actually raised ano 5 million pesos para ipang tulong sa mga nasalanta dito sa region. Di ba may event kanina, White Ahas? Ano? Sa lubong sa Chinese New Year. Sa City Hall. Yes. Wala lang fireworks kasi bawal. Walang fireworks dyan eh, no? Oo, may ano lang sila dito, te. May parang... Noise barrage. Parang sine nga. Nanood sila na may paputok na malakas ang sounds. Oo. Anyway, ayan. So, yun lang at talagang nakakaloka yung mga pangyayari this past few days. Tapos, nakakaiyak yung ang dami nang umikot na ano dyan eh, ang dami nang umikot na video yung nagpapasalamat yung governor sa kay Inday Sara, kasi si Inday Sara raw ang bilis nung response, ganyan, tumulong na agad, wala nang tanong-tanong ganun. And pagkatapos yung salita ni Anton Lagdameo, ganyan yung very, very distant kasi talaga at saka very reflective of padrino politics yung nangyari dun sa Davao. Eh. So kahit sobra talagang nakakainis, sobrang nakakainis. But kaya yung pinresent ko na video kanina, yung medyo mahaba kasi I want you to see kung saan nanggaling yung pinaghuhugutan ng Davao del Norte na governor. Hindi, nagtatanong siya. Ang tanong niya ano eh, paano po ba yun? Parang yung sa request po ba, paano po ba yan? Sino po ba ang magdi-distribute, magdi-deliver? And I think the question here is that gusto niya, siya, yung local government, yun yung may hold. Kasi kami yung pinapagawa niyo ng report eh. Kami yung pinapa-assess niyo ng damage eh. Kami yung pinagre-request niyo. Hindi ba dapat kapag merong tulong na darating, dapat kami rin yung authority dyan. Diba? Basically, actually, hindi masagot ng tama. Yes, hindi nasagot ng tama. Hindi sinagot. Ang gulo ng sagot nila, malinaw yung tanong ng governor eh. Ang tanong lang naman niya is, hindi naman niya tinatanong kung sino ba yung dapat mag-request. Ang tanong lang niya is, pag bumaba na yung tulong, sino yung dapat mag-distribute? Doon nakastress yung tanong. Mga ngasiwa. Pero, pero hindi nasagot ng tama. Parang, pwedeng ikaw, pwedeng si ganyan, diyan, pwedeng, tanong yan. Depende kung sino nag-request, ganyan-ganyan. Di ba parang, kaya pala, pag ang nag-request si Tambi, bibigay nyo agad 150 million. Di ba? Actually, yung binigay dun sa Davao na, yung binigaw sa Davao region na 265 million, this is different dun sa 150 million na binigay kay Tambi. Na kung saan si Dampi yung nag-distribute dun sa region. O, di ba patronage politics? O, syempre, ang gagawin ni Tambi, ibibigay niya dun sa mga kaalyado niya. Yes, ito ba yung ayuda na may pangalan niya na HOR, tapos Ferdinand Martin Roma, kakadiri. Sasako sa mineral water. Nakita ko yung sa ano eh, mineral water eh. Yung part na yun. May nagsin- may alagang tingog pa. Sabi ko, totoo ba to? Sabi niya, totoo. Mayroong ano, picture.